ang sikat na aktor, model, singer at dating kart racer na si Mateo Godicelli, ang kauna-unahang celebrity na pumasok sa Reserve Force ng Philippine Army. Nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang laangkawal nang minsang may magtanong sa kanya kung magiging interesado siya rito. Sabi niya, "Matt, you have to be commissioned first or you have to join the reserve first. Daan ka muna sa tamang proseso." So a week after that, I went to Cavite to our reserve commander. I talked to General Langob that time. Sabi, "Sir, I want to express my intention to join the reserve force." So I did. I took the APSAT. I did all the prerequisites, etc. No? At noong April 15, 2019, formal na nanumpa si Mateo bilang miyembro ng Army Reserve Command o ARESCOM na may ranggong private. Matapos ito ay nagbalik siya sa himpilan ng 1st Scout Ranger Regiment sa Camp Texon sa Bulacan. I came in feeling confident because malakas ako physically. Walang problema. Iron Man ako eh. No problem. Sabi ng isang officer doon, "Matt, pustahan tayo. After 3 days, mag-break ka." Anong break yan? Wala pang 3 days, 2 days, mag-break talaga ako. Talagang naging emotional ako. Nawala lahat. Parang I was stripped off of first my ego, my self-confidence. Lahat talagang tinanggal sa akin. Kasi syempre, you know, being honest, I growing up a privileged lifestyle, no? And to be there with hundreds of students, talagang deprived of so many things. Nabigla ako ba? Hindi madaling natanggap ng mga tao sa paligid ni Mateo ang kanyang naging desisyon na pasukin ang Reserve Force. Lalo na nga at sa mataas na antas ng kanyang kasikatan ng mga panahon na iyon. Ayaw nila sa mga Mateo, bakit mo kailangan mag-join ng Army, etc. Nasa gitna ka ng career mo, okay lahat, marami kang projects in the making. So nilapitan ko yung manager ko, si Boss Vic de Rosario. Sabi, "Boss, papasok muna ako dito." Ganito. So, "Matt, bakit? Pwede naman kitang gawin action star." Ako gumawa nila Robin Padilla, nila Sir Villa, lahat sila. Sila nagpo-produce ng pelikula. Sabi, "Matt, gagawin kita ng pelikula." Sabi ko, "Hindi, boss eh. Your experience is different. Pwede ka naman gumanap ng isang role bilang sundalo, okay po. Pero dumaan sa dinaanan ng isang sundalo, iba yan." Bagamat dumana siya ng hirap na malayo sa kanyang nakasanayan, sinikap ni Mateo na makasabay sa iba pang mga kasama sa training, kabilang ang mga kadete ng Philippine Military Academy. The first week dun sa Camp Texon, gusto ko na umuwi. Gusto ko na umuwi sa mga ng bato. Iyak akong naiyak lahat ng mga sundalo. "Kaya mo yan, Matt, kaya mo yan." Mas lalo akong umiiyak nung sinasabi na kaya mo yan. But you know, tumitingin lang ako sa mga tabi ko, yung mga babae doon, mga PMAers lahat. Sabi ko, "Bakit ako lang umiyak, hindi kayo?" Sabi, "Matt, dumana kami dyan nung plebo kami." So talaga nag-iba yung mindset ko. Sabi ko, kung kaya nila, kaya ko to. Tapos this was a commitment I made to myself. So talagang ginawa kong lahat, sir. For example, yung mga map reading. Wala akong alam sa map reading, di ba? Sila, PMAers sila, alam talaga nila yan. Kayo, alam niya. Ako, wala akong alam. So yung ginawa ko, after class, humihinga ako dun sa mga officers. Sabi ko, "Sir, can you refresh me? Can you teach me how this is supposed to be done? With the compass, ganito, upright, etc." So talaga nag-extra-extra ako. Hindi ako marunong mag-dismantle ng M4. Talaga ko, "Sir, turuan mo ako kasi wala akong background dito." So mga ganyan, mga tactics. Talagang after class, bumalik talaga ako sa officers. So sabi ko, "Sir, can you teach me?" etc. Para alam ko talaga. I'd ask my squadmates na PMA, "Sir, bro, paano ba to? Badik, paano to?" Ayun, extra effort lang, kumbaga. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanang hirap na sumubok sa kanyang determinasyon at physical na kakayahan, ipinagpatuloy ni Mateo ang pagsasanay. Sa huli, ang lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo ay nasuklian ng kaligayahan nang matapos niya ang Scout Ranger Orientation and Leadership Development Course bilang number 1 graduate.
Ang pagtatapos sa kursong ito ang naging daan upang maabot niya ang ranggong Second Lieutenant at maging kilala sa Philippine Army bilang Second Lieutenant John Mateo Vittorio Fernan Godicelli, Philippine Army Reserve. Matapos ang Scout Ranger training, kinuha rin ni Second Lieutenant Godicelli ang Airborne Course at naging kabilang din sa BIP Protection Course Class of 129 and 130 ng Presidential Security Group. Ipinamalas rin niya ang kanyang commitment sa Philippine Army bilang kasapi ng Reserve Force nito at kanya ring hinihikayat ang mga mamamayang Pilipino, lalo na ang mga kabataan na tahakin ang landas ng pagsiservisyo sa bayan. I will use my platform bilang isang artista, bilang isang businessman, to share the story, to represent the stories of a soldier, and to always support the Philippine Army. When the Army needs me, if the country needs me, I'm always there. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.